Magandang gabi at muli tayo po ay mag-aaral sa gabing ito regarding what is the gospel. Siguro magandang balikan lamang po natin muli sa ating pasimula yung ating mga naaral na at yung ating naging tuon sa ating pag-aaral. Sabi nga, God, siya ang creator at holy. Man, created by God and sin against God. That's why ang tao po ay makasalanan. Then Christ, He is God, Messiah, King, Lamb of God, our propitiation, our substitute, our eternal life. And then ating inaaral na for the past Mondays, yung response sa mga katotohanan patungkol sa Diyos, sa tao, at kay Kristo Jesus. Paano nga ba tayo tutugon sa mga katotohanan ito? Ito nga yung tinatawag natin na faith and repentance. So mahalaga po na tayo ay tumugon ng may pananampalataya at pagsisisi sa ating mga kasalanan. So ating pong pagpapatuloy yung ating pag-aaral, what is repentance? Ano nga ba ang biblical repentance? Marami po kasi mga tao ang nagsasabi na sila ay nagsisi na, pero sila ay patuloy pa rin na namumuhay sa kanilang mga kasalanan. Ang tunay na gospel na ayon sa salita ng Diyos ay nagtuturo din sa atin kung ano ang tunay na pagsisisi. Hindi ito nakaayon o nakabase lamang sa pananaw ng tao kung ano nga ba ang pagsisisi. Ito ay hindi lamang pagsasabi ng sorry sa ating Panginoong Diyos o Lord, patawarin mo ako. Hindi lamang po yun. Dahil dahil nahuli ka lamang na ikaw ay nagkasala kaya ka ngayon nag-sorry. Kung hindi ka naman talaga mag-sorry. Dahil sa katotohanan, ang banal na espiritu din ay kumikilos sa isang tao, sa puso niya, at ipinapakita ng buong kaliwanagan ang tunay na katayuan ng isang tao sa harap ng Diyos na banal. Okay, mahalaga po na makita natin yun. Pag nagsisi tayo dahil ito nakabase doon sa ating pagkilala sa Diyos, na siya ay banal, pagkilala sa ating mga sarili na tayo ay makasalanan, pagkilala kay Kristo na siya ang tanging kasagutan sa ating mga kasalanan. So, nakabase pa rin po yung ating repentance sa katotohanan patungkol sa tatlong bagay na ating naaral noon. Siguro kung atin lamang pong titignan lamang muli yung ating inaral last time, sabi nga kung ikaw ay tunay na nagsisisi, may tunay na kalungkutan. Ikaw ay magko-confess ng iyong kasalanan. Kay parang specific po tayo. Kung pagsisinungaling, hihingi tayo ng kapatawaran sa Panginoong Diyos ng pagsisinungaling. At pangalawa, ifo-forsake natin ito. Ating nadaanan last Monday sa ating pag-aaral, yung ibinigay ni John MacArthur na definition patungkol po sa repentance. Atin lamang po itong tignan muli. Sabi nga ni John MacArthur, true biblical repentance is a redirection of the human will, a purposeful decision to forsake all unrighteousness and pursue righteousness instead. Thus, genuine repentance involves the mind, the heart, and the will. So, ang tunay na pagsisisi ay may pagbabago sa isip at sa kanyang direksyon o pagnanais na sa kanyang buhay. Kung dati ang iniisip lang niya ay sarili, at ang pagnanais niya ay masunod ang sarili, ang tunay na repentance ay may pagbabago na. Ang iniisip na niya ay ang kalooban ng Diyos at ang masunod ang Diyos at tunay ng talikuran ng kasalanan at may pagnanais na kung ano ang matuwid na dapat niyang gawin sa harapan ng ating Panginoon. So mahalaga po na ating tignan yung ating pag-aaral sa gabing ito sa tatlong bahagi. So true repentance, bahagi po nito ay ang mind, ang heart, at ang will. So magsisimula po tayo sa the mind. Kung tunay nga ba na ikaw ay nagsisisi, maganda na ating tignan po ito. Nagsisimula ang tunay na pagsisisi sa pagkilala sa kasalanan. Hindi ito mali na iyong nagawa, kundi ito ay kasalanan laban sa ating Panginoong Diyos. At dahil sa kasalanan ito ay ikaw ngayon ay guilty sa mga nagawa mong kasalanan laban sa kanya. Siguro magandang example na ating titignan dito, syempre, in terms of scripture, siguro magandang tignan natin si David sa Psalm chapter 51 verses 1 to 4. Dito ating makikita na malinaw na mayroon paghayag si David sa kanyang kasalanan. Sabi niya dito, nanalangin siya sa ating Panginoon. Sabi niya, have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy.
blot out my transgression. So, alam niya may transgression siya. So, sabi niya, verse 2, wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. So, my transgression, my iniquity, my sin. For I know my transgressions and my sin is ever before me. Against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight, so that you may be justified in your words and blameless in your judgment. So dito malinaw na may paghayag at may pagkilala si David sa kanyang nagawang kasalanan. At kinikilala niya yung kanyang nagawang kasalanan na ito ay laban sa ating Panginoong Diyos. So yung ating isip, may tamang realization, may tamang pagtanaw, pagkilala sa kanyang sarili na siya'y kumalaban, nagrebelde, tumalikod sa ating Panginoong Diyos. So yung alimbawa dito ni David na pagsisisi sa kasalanan ay mahalaga na makita ng bawat isa na tunay na nagsasabi na sila nga ay tunay na nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. So yung isipin, tunay nga ba na kinilala mo na ikaw ay nagkasala laban sa ating Panginoong Diyos? Hindi dahil, alam mo yon, natakot ka lang dahil may kaparusahan ito, pero may pagkilala na siya ay Diyos. May panuntunan siya, may kautusan siya, may kalooban siya para sa atin na ating gawin. At tayo ay tumalikod, hindi sumunod at nagkasala. So it starts with the mind. May realisasyon, may pagkilala sa ating nagawang kasalanan. Pangalawa is the heart. Okay, at mahalaga din po ito. Dahil sa nagawang kasalanan ngayon natin ng tao, ito ngayon ay nagdulot ng kalungkutan sa iyong puso. Hindi ito kalungkutan dahil may kaparusahan ang kasalanan, kundi ito ay may pagkilala na ang iyong nagawang kasalanan muli ay laban sa ating Diyos na mabuti, na tapat, puno ng awa at pag-ibig sa ating sipi mo, no? Kung ikaw ay Christian na, alam mo na niligtas ka na ng ating Panginoon, alam mo na napatawad ka na, alam mo na tanggap mo na yung biyaya ng kaligtasan, nagkasala ka, syempre, may kalungkutan, may pagkilala na ngayon, ito, sa ating Panginoong Diyos. Kung hindi pa Christian, syempre ngayon, dahil nakilala mo na ang Diyos, naunawaan mo na ang lahat, na nakita mo na ito ay laban sa Kanya, so dapat meron pong kalungkutan. Ito ay may pagtatangis sa kanyang puso. Parang katulad nung ginawa ni David, di ba? Have mercy on me. So hindi po yun parang, alam mo yun, yun po ay puno ng kalungkutan at paghingi ng kapatawaran sa ating Panginoong Diyos na alam niya na kasalanan ang kanyang nagawa. Sabi din po sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10, sabi ni Paul patungkol po sa tunay na grief o sorrow sa sin, for godly grief produces a repentance that leads to salvation without regret, whereas worldly grief produces death. So dalawang bagay po ito. Kung godly grief, ibig sabihin may pagkilala sa ating Panginoong Diyos dahil sa iyong nagawang kasalanan, nagpo-produce ngayon ito ng kaligtasan. Okay? Kapag ka worldly, ibig sabihin lamang nito, hindi ito pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Nag-sorry lamang siya. Pero patuloy lamang din siya sa kanyang pamumuhay na kumakalaban at tumatalikod pa rin sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. So, inyong isipin, kung ikaw nga ba ay tunay na nagsisi, ang biblical na pagsisisi ay may godly grief. Ito ay nanggagaling din sa ating mga puso. Dito makikita na may tunay na pagsisisi at may hindi tunay na pagsisisi doon sa ating tinignan kanina sa 2 Corinthians 7:10. Ito ay dapat na maging malinaw sa atin. Anong klaseng pagsisisi ang aking ginawa? Ito ba ay tunay na may pagkilala sa Diyos o hindi? So, nalungkot ka ba kung ikaw ay gumawa ng kasalanan? Nalungkot ka ba sa lahat ng nagawa mong kasalanan na ito'y laban sa ating Panginoong Diyos? So lahat po tayo, ako siguro as a Christian, hindi lamang dahil pastor, kundi bilang isang mananampalataya, nakita ko ang kalakihan ng aking kasalanan at napuno po ako ng kalungkutan na ma-realize ko na ito'y laban sa aking Panginoong Diyos. Naalala ko nung ako'y naging Christian ay wala po akong ginawa noon kundi manalangin, umiyak sa Panginoon at humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan. So may kalungkutan. So nag-start with the mind. May acknowledgement, may pagkilala sa Diyos na siya'y banal at ako'y nagkasala laban sa Kanya. Pangalawa, meron itong sorrow, kalungkutan, godly grief na ako'y tumalikod,
hindi sumunod at hindi nagbigay ng kaluwalhatian sa aking Panginoong Diyos. Pangatlo na bahagi ng repentance, kung paano natin madi-define ang true repentance, ay yung true will, o kung yung tinatawag na the will. The true repentance ay hindi lamang pagbabago ng isip at puso, ito din ay hatid, may hatid na pagbabago sa inyong buhay, sa iyong will o sa iyong nais na gawin. Dati ikaw ay namumuhay para sa sarili, na sinusunod lamang ang iyong kagustuhan kahit na ito ay malinaw na laban sa ating Panginoong Diyos, laban sa kanyang kautusan. Ngayon, ang true repentance o biblical repentance ay nagkakaroon ng transformation. May pagbabago na sa iyong puso, sa iyong nais. At ito na ngayon ay ang masunod ang kalooban ng ating Diyos at ang mabigyan siya ng kaluwalhatian sa ating buhay. So, nagmumula ang pagbabago na ito dahil sa tunay na pananampalataya kay Jesus. Nagmumula ito sa iyong pagkilala na sa Diyos na ikaw ay kanya ng anak at napatawad na. Sabi nga sa Ephesians, kung atin lamang pong titignan, Ephesians chapter 2 verse 8 to 10, "For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." Sabi nga ni Pablo, ngayon tayo ay ligtas na dahil sa biyaya ng Diyos. Alam na rin natin na tayo ay nilikha ng Diyos, hindi para mamuhay sa sarili, kundi mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang ebidensya nito ay makikita din sa ating buhay, sa ating paggawa, sa mga kalooban ng ating Panginoon Diyos, sa paggawa ng mabubuting gawain para sa Kanyang kaluwalhatian. So may pagbabagong hatid ang tunay na repentance. Hindi ito yung parang nag-sorry lang, nalungkot lang, tapos patuloy pa rin sa kasalanan, kung hindi ikaw ay mas lalong naiwawangis na dahil ikaw ay nagnanais na na makasunod sa ating Panginoong Diyos. Ito'y pagtalikod sa nagawa mong kasalanan, lilipat ka ngayon at ang iyong magiging tuon ay ang ating Panginoong Diyos at nanaisin na siyang ating sundin. Ito po yung example po ng repentance turning to Christ in faith. Okay, repentance plus faith, ito po yung tinatawag na conversion. Ito po yung nakuha ko kay Wayne Grudem sa kanyang systematic theology. Kung non-Christian ka, ilalapag mo na, iiwan mo na ang kasalanan at haharap ka na sa ating Panginoon ng may pananampalataya at pagsisisi sa iyong sarili at tunay na siyang susundin sa ating buhay. At mahalaga po na makita natin ito sa ating buhay. So ang bahagi po ng biblical repentance ay ang the mind, the heart, at ang the will. Ang tunay na repentance o pagsisisi ay may pagkilala sa kasalanan na kanyang nagawa ito laban sa Diyos na banal. May kalungkutang itong hatid, hindi dahil sa consequence ng kasalanan lamang, kundi ito may pagkilala na ikaw ay tumalikod sa kalooban ng Diyos, hindi sinunod ang kanyang kautusan, at hindi nakapagbigay ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan. At paghuli, ito'y pagtalikod sa ginawang kasalanan at may pagbabago sa isip at puso na kanyang nanaisin na tunay na makapagbigay ng kaluwalhatian lamang sa Diyos na siyang nagbigay ng buhay sa atin at nagligtas sa ating mga kasalanan. Mahalaga po na maunawaan at saliksikin po natin ang ating mga puso, ang inyong mga puso, kung tunay nga po na kayo ay nanampalataya na at nagsisi sa inyong mga kasalanan. Siguro balikan ko lamang po kung ano yung gospel at babasahin ko lamang po ito, hindi ko nasama lamang po ito sa PowerPoint. Basahin ko lamang in Tagalog version po nung kay R.C. Sproul kung ano po nga ba ang gospel. Sabi ni R.C. Sproul regarding the gospel, ang ebanghelyo ay tinatawag na mabuting balita dahil tinutugunan nito ang pinakamabigat na problema na mayroon kayo at ako bilang tao. At ang problemang ito ay ito lang, ang Diyos ay banal at siya'y makatarungan at ako ay hindi. At sa katapusan ng aking buhay, ako ay tatayo sa harap ng isang makatarungan at banal na Diyos. At ako ay hahatulan. At ako ay hahatulan alinman sa batayan ng aking sariling katwiran o kakulangan nito o sa katwiran ng iba. Ang mabuting balita ng Ebanghelyo ay namuhay si Jesus ng perpektong katwiran, ng perpektong pagsunod sa Diyos, hindi para sa kanyang sariling kapakanan, kundi para sa kanyang mga tao. Ginawa niya para sa akin ang hindi ko kayang gawin para sa sarili ko. Ngunit hindi lamang siya namuhay ng perpektong pagsunod, inalay niya ang kanyang sarili
bilang isang perpektong sakripisyo upang bigyang kasiyahan ang katarungan at katwiran ng Diyos. Anong magiging tugon ko sa ginawa ni Kristo Jesus para sa akin? Ito ay ang panampalatayanan si Kristo Jesus sa kanyang perpektong buhay, sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagbabayad sa aking mga kasalanan, sa kanyang muling pagkabuhay upang ako ngayon ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pananampalataya kay Kristo at pagsisisi sa aking kasalanan. Ang tamang pagtugon sa mabuting balita at nawa ito nga din ang inyong maging tugon sa lahat ng ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, muli maraming salamat sa inyo pong pagtuturo sa amin about repentance at sa lahat ng aming mga naaral, O God. So we pray, Lord God, for the salvation of each one. I pray, Lord God, na kayo ay patuloy na kumilos sa puso ng bawat isa at tunay nga po na magsisi, tunay na mananampalataya kay Kristo Jesus para sa kanilang kaligtasan. Salamat po sa gabing ito. Ito pong aming dalang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Muli, maraming salamat sa inyo pong pagsama sa akin ngayong gabing ito. Tomorrow po, Doctrine Tuesday. Mahalaga po ang ating pag-aaral regarding sa providence of God. So, see you po muli tomorrow night. Good night po and God bless sa inyong lahat.